Ako si Wilson Kilong-Kilong, 50 years old, isang OFW seaman, isang chief cook. At ako ay nagdako sa Lanao del Norte. Ako ay karon ay nakapuyo na po ko sa Ligaswan, Bacoor, Cavite. At may tatlong anak, may isang asawa. Anong nakaraang taon, January kasi yun, ako umalis na. Kaya yung kumutok yung quarantine, yung pandemic, yung COVID-19 na yun, ay March na. Kaya ako ay nandoon na sa Japan kasi inuha namin yung barko, nag-launch kami ng ano na, bumiyahe na kami February na. Kaya yung sa Japan, medyo maluwang pa, hindi pa gaano mahirap yung COVID na yan. Kasi ano pa, medyo hindi pa gaano siya ano nag-ano talaga yung kung ano talaga yung COVID-19 na yun. Kaya yung dumating kami ng unang first voyage namin, napapunta kami ng Australia, nandoon na yung Australia na pumutok na sa Pilipinas, ay marami ng pandemic, nag-lockdown na yung mga lugar, marami ng lugar nag-lockdown. Kaya medyo ako ay kinagabahan kasi ang pamilya ko nasa dito sa Pilipinas po, kaya ako ay nag-worry, pero pag ako ay tumawag sa kanila, ayos naman daw sila na ano, na sa biyaya ng Panginoon na nandyan pa rin sila, na nakatayo pa rin at wala namang karamdaman. Kaya ganun ang papasalamat ko sa Panginoon na yung pandemic sa lugar lang ba at saka sa ano, sa lalo-lalo na dito sa Maynila, yun ang natamaan sa crowded kasi tao dito sa atin. Pinaalalahanan ko sila nga na mag-ingat, lalo-lalo na sa pagpamamalingki. Sabi nga ni Angie Bird, na yung misis ko, na napakahirap daw mag-ano kasi may quarantine pass, may mga sa palingki, may mga suot-suot pa yung face shield na yan, face mask na yan. Kaya mahirap. Ngayon, yung sa amin, doon sa loob ng barko, pag pumunta na may puerto na, pagdikit namin sa puerto, yun na. Pasuotin na kami ng face mask kasi ano, prevent na rin para sa amin. Kaya kailangan din namin yung ano, prevention sa COVID-19. Pero although wala naman talaga yung ano sa ano pa sa barko kasi limitado lang din ang access ng tao sa ano, sa barko. Makapunta lang doon yung mga ano lang talaga may business na makapasok doon, mga ahente, cargo ano representative. Ayun lang ang makapasok. Kaya kami, safe naman kami sa loob ng barko. Ang inaalala ko lang dito sa ano, dito sa Pilipinas, kasi lalo-lalo na sa pamilya ko na lumalabas sila, mamalingki, kasi kailangan talaga yung ano, hindi man pwedeng hindi ka kumain, nga magtago ka lang na magtago eh. Kaya kailangan lang talaga yung ano, paniniwala at prayer talaga yung sa Panginoon. Kasi isa din yan na magpapalakas ng ano natin, yung may pananalig ka sa Diyos. Lalo-lalo na kung may darating ng probation, buhos-buhusan mo pa yung alcohol, isa-isahin mo yan. Ang halagang tatlong buwan na probation, isa-isahin mo bawat karton na paano mo linisin, disinfect yung mga pagkain na yan, na ano, nakakarton man yan. Kaya napakahirap na ano, lalong-lalo na sa mga ano, mga limitado lang access ng ano, tao. Kaya na ano, na nandibago ka kasi since na umpisa ako nag sumampa ng barko, ay hindi naman ganoon ang naranasan ko. Kaya napakapanibago talaga, napalaking ano talaga yung pagbabago sa buhay ko at saka sa trabaho, kasi hindi ka man pwedeng hindi ka sumunod sa ano, kasi protocol talaga yan ng ano eh, ng kapitan, na sabihin na i-disinfect yung ano, yung madaanan mo, punasan mo yung mga ganyan-ganyan na mga handrails ng ano, hagdanan o ano, yung sa kusina, lalo sa kusina, mag-disinfect bago dumikit ang barko, mag-ano, ganyan. Kaya napakahirap, malaki talaga yung ano, pagbabago sa ano, trabaho namin. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung ang sino man ay may kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay na nasa lipas na, narito sila ay bawang maging bago. Kaya sa akin, kasi ako ay dating ano eh, hindi maganda rin yung buhay ko nung ano kami, bata pa kami. Ay yung kabataan ko, hindi maganda yung history ng buhay ko. Kung ano nga lang, kung wala pang Diyos na magpapatawad sa atin, wala na siguro, sunog na siguro ako. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya yung verse na ito ay ito talaga yung pinakaano ko nga, binago na ako ng Panginoon.
naging ano sa akin tong Bible na ito, ang verse na ito, yung pinakamahalaga sa akin kasi ano ka talaga, babaguhin ka ng Diyos. Yung dati mo, pwede mo nang siyang kalimutan na ano, kasi nakaraan mo na yun. Kaya ngayon, papalitan na ng panibago ng isipan mo. Dati ay ikaw ay isang medyo hindi maganda ng ano, maging ano ka, mag-PIPI ka o konting kimbot lang, ano ka na lang, sasapakin mo na lang yung ano, yung kapwa mo na hindi naman dapat, di ba? Pwede man magpapakiusapan. Kaya sa biyaya ng Panginoon, nabago yung buhay ko, na yung pananaw ko, lalong-lalo na may pamilya na ako, na may mga anak na ako na binubuhay, ganun ang ano. Kaya naging pasalamat ako, lalong-lalo na kay pagtiyaga ni pastor, kasi hindi talaga ako mapasok sa church eh. Kung hindi pala talaga ako pinagtiyagaan ni Pastor Benji, lalo na sa misis ko, siya talagang nauna dyan sa church na nakapasok sa ano, sa CGBC. Kaya ako, sa biyaya ng Panginoon, kasi ang Panginoon nga hindi man talaga ano siya, di siya ayaw niya ngang, sabi nga na ayaw niya mapahamak ang tao. Kaya naligtas yung ang misis, ang unang naligtas, nakakilala sa Panginoon, pati ako nadamay na rin. Kaya ang kaligtasan ay nasa ano na sa amin, ng pamilya namin. Kaya patuloy lang tayo kung ano man yung mayroon na tayo ngayon na umpisahan, kasi na ano ka na, na nalinis ka na ng Panginoon, kasi binago ka na. Kaya nga sa isang ano rin ng pahina ng Bible na sa 2 Peter 2:22 na mas mabuti pang hindi mo nakilala ang Diyos kung na, ano mo, tapos kung natutunan mo siya, tapos bumalik ka sa dati mong gawain, ay angkop sa iyo na parang aso na kung sumuka naman ay ibalik, pipilitin mong ibalik na kakainin ng aso. Ganun din ang baboy, pilit mong paliguan, babalik din siya sa lubluban. Kaya ganun ang ano ko sa ako ngayon, na naging pasalamat ako, naging bahagi na ako sa church, sa CGBC at sa pagpursige ni Pastor Benji. Naging ano, sa bahagi sa buhay na ko ang ano na ngayon sa CGBC. Kaya ano man ang mayroon ako ngayon, na naranasan ko yung ano, buhay na may Diyos ka, na wala kang katakutan kung ano man ang mangyari, kasi nandiyan na yung Panginoon sa buhay mo. Shout out din sa lahat na ano, nakakilala sa akin, lalong-lalo na yung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maging bahagi rin kayo, maging ano tayo sa Panginoon, kasi panahon na bumalik na tayo, kasi hindi na tayo pabata kundi patanda na tayo. Kasi kung bumalik tayo ngayon ng may karamdaman na tayo, ay yun ang talaga yung huli na ang lahat. Kaya habang bata pa tayo, may bibig pa tayo na magpuri sa Panginoon, gagamitin natin. Kung sino man yung nakakilala sa akin, naging barkada ko noon, kung sino man yun sila, alam ko na minsan nakikinig kayo, na nakaano kayo sa nakita mo yung buhay ko ngayon, dahil yan sa Panginoon. Yun lang ang ano ko, na i-encourage ko kayong lahat na maging ano tayo, bumalik na tayo sa Panginoon, kasi yun talaga yung realidad ng buhay natin. Kasi kung bigyan na tayo ng bumalik ka ngayon, na huli nang lahat, na kung may karamdaman ka na, wala ka ng oras, wala ka ng ano nga, ilakad mo pa yung paa mo na wala nang halaga, ano pa ba yung ano, at saka yung tabingi na yung bunganga mo, hindi ka na nga pwede makapagsalita, pati yung mata mo. Kaya sa ngayon, ano, ngayon na, gagamitin na natin ang ating buhay para sa Panginoon, maglingkod na tayo. At saka yung mga kapatid ko na sana walang araw makilala kayo sa Panginoon, yung tunay talaga na Diyos na sinasamba natin. Shout out din sa mga kapatid ko sa Lanao at sa yung mga kilong-kilong pamilya, saka sa ano, sa Barbaso family po. Yun lang po ang ibahagi ko sa buhay ko, maging ito yung ano, sa pandemic at sa yung totoong buhay ko. Salamat po, and God bless po sa inyo lahat.